What's up, pangalad sa welcome back sa ating channel. Wala iba kundi dito sa Mr. Gaming kung saan mga ngalikot, mga ngalkalat, mga ngapatay ng mga free-to-play, syempre play-to-air na games. So, balik na muna tayo dito sa Mir 4. Pero syempre, bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutang pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button. At syempre, pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So, balik na muna tayo dito sa Mir 4, no? Kung saan, syempre, tutuloy na natin yung ginagawa natin pagsasummon, no? Pag papakita ng mga summons at kung ilan ba yung mga bigay noon para din na rin guide sa mga nagsisimula or nasa peak, kumbaga nasa kalagitnaan pa lang na kanilang journey sa paglalaro ng Mir 4, no? So, para may idea sila kung ano yung mga pwede nilang gawin. So, kung kahapon isinamon natin yung Beastly na Pharaoh King dun sa Cryptic Sanctuary, ngayon naman isasama natin yung pinaka-favorite ng lahat, no? Or dati kasi nung period na kung saan medyo malakas yung Mir 4 is ventables din sila, isa sila sa mga pwedeng pagkakitaan. So aside from that, so ngayon kasi is meron pa rin mga players pa rin na pumibili nito, pero mostly is gold na yung pinambabayad nila. Unlike dati na pwede mong maano sa GC, ngayon is gold. So walang iba kung hindi itong ano, itong Curse of Shaman, Shaman of Curse Badge, no? So Summon Badge, so yan. So, ito na, craft na muna natin syempre, tapos discuss natin kung saan ba nakukuha to. So, itong material na to is nakukuha dito sa raid. Ayan, nakalagay yun. So, ayan, so ito, dito pa rin nakalista kung saan mo siya nakukuha. So, nakukuha siya sa Wailing Abandon, Chitolian Soul Fiend, at Crimson Dragon. So, usually yan siya. So, aside from that, so dito din siya sa Kayugi, Sekis, nakakraft din siya. So, alam ko na ito. So, kailangan mo na yun ito, which is nakukuha siya sa Sinus din. So, yung mga ganito mo, kung di mo pa, kung tapos ka na sa mystery, is pwede mong gawing ganito. So, itong Sinus. So, syempre, magtabi din muna kayo kasi kakailanganin yan para dito. Para sa, hindi pala, ito pala yung kailangan niyo para sa roll of misdeed, no? So, ayan, so pwede nyo ipunin kung hindi nyo pa kaya kasi medyo masakit-sakit din to dahil level, almost level 100 din to, tapos equivalent sya nito. Halos, yung itsura ng boss na to is ito. Ayan, itong Forsaken. Although hindi naman sya sing lakas ng Forsaken, kasi itong Forsaken is level 120, pero yung boss na to is level 99, no? So, medyo mahihirapan ka kung medyo low PS ka pa. No? So, mga 120 kasi basic na sa'yo ito eh. Mga level, mga 100k PS is medyo mahihirapan ka pa. 120, sure na kaya mo na yan siyang patayin. Pero, saan ba siya sinasummon? So, andito siya. Itong area na to. So, wala siyang location na katulad nun sa Cryptic. Pero, ayan naman siya. So, ito siya. Dito siya sinasummon. So, punta tayo doon. Summon natin. So, palit muna tayo ng, ayan, nung ating PS. No, so, mag-damage build muna tayo. So, mahirap lang yan sa simula kasi syempre low PS ka pa, pero sa mystery kasi siya, kailangan mo siya sa mystery, no? Kaya hindi pwedeng hindi mo siya daanan, no? Pero pag natapos mo na yung mystery, pwede mo na siyang gamitin, kumbaga parang feeding, pang feed sa character mo, no? Kasi nga syempre yung materials na gagamitin mo is wala ka nang pagagamitan nun aside siyempre dito sa aside siyempre dito. Siyempre meron, pero meron pa yung mga matagal-tagal pang malayo-layo pang mystery na paggagamitan. Makakaipong ka naman ulit, no? Pero ayan, so dito lang siya sinasummon. So ito lang siya. Nung panahon dati is hindi mo to basta-basta masasummon kasi nanakawin lang sa ito. Lalo-lalo na yung period na yung PK sumaabot ng 100k. No, so ngayon kasi 10k na lang to, so nagwala ka ng damage, pero nakainita pa rin yung aagawan ka ng box, no? So ito naman yung itsura niya. Yan, so mas maliit siya dun sa boss raid na tinuro ko. Okay, yan, level 99 siya, tapos 4.5m na yung health niya or yung HP niya is 4.5m. So, napakababa lang. Compare yung kahapon na sinamo natin is mas malaki yung HP nun. Ay, natumba ako ah. Ay, ang taas na level ko, pero minsan tumatama pa rin yung ano niya. Yung skill niya. Kasi yung baba lang yung ano ko eh. Eva ko eh, no?
Mabilis lang naman siya patayin. Tapos aside from kasi dun sa material box na mapaparm mo dito, is meron din silang hinahabol ditong drop na ano, na usually is dati kasi is mahirap i-farm, no? So pero ngayon naman kasi is hindi na siya ganong ano, is hindi na siya ganong mahirap i-farm. Pero dati kasi is isa siya sa mga requirement pag nagko-codex kagawa ng, syempre hindi siya basta-basta madaling i-farm dati, pero ngayon syempre basic na lang, tsaka mas mura na yung mga item. Dati is ano pa to eh, nabibili pa to ng parang 5 piso. Ngayon hindi ko na sure kung magkano na yung drop, magkano na yung price niya. Pero ayan, so mag-lucky deck lang muna tayo kasi nagtitrigger yung lucky sa item na to, sa mga box nito, tsaka sa boss compare dun sa cryptic. Kaya kung nakikita nyo yun, may mga loots. Ayan, ito yung pinakainahabol din nila. Ano? So ang isa sa mga inahabol nila dyan is ito. Tapos itong mga to, tsaka yung ito, mineral fluid, tapos ito. Ako may kita nyo, ito yung pinakaisayang hinahabol nila. So ayan, so 11 pieces per box. 11 pieces ba? So tingnan natin, no. Dito na makikita naman natin yan since nag-lucky. Ayun, 6 pieces, 6 pieces, no, per loot o per box, I mean. Ayan, so lucky ulit, mala. So ito ipaparm ko pa rin naman to kasi kailangan, may kailangan ako dito, kailangan ko yung Norosul para sa dito, ito, Cosmic Harmony. Kaya pinaparm ko pa rin yan or kailangan ko pa rin siyang i-farm. Okay? So, ano ba yun? Ah, 25 no. So, around 30 rin. So, katulad rin siya halos yung box na pinaparm natin. It's katulad, yung box nito is katulad din ng laman nung nasa Cryptic, yung Beastly Nefariox, no? So, okay. Yan, pang laki ulit. So naglaki ulit, so ibig sabihin may Norsoul yan. Madalas kasi pag naglalaki automatic merong siyang Norsoul, no? So ayan, no? So merong Norsoul ulit, no? Tapos syempre mineral fluid talaga. So meron din siya mga bigay na ganito, yung mga tawag dito, spirit treasure. So nagbibigay din siya ng mga rare niyan, no? Kaya pwede nyo rin, pwede talagang ipang farm din siya. So ayun, uy, swerte naman yun. Meron ba akong pwedeng yan, training? So, diretso training. Ito na lang, 40% drop chance or puro drop chance. So, in short, ito. Monster attack. Tapos, prepaid lang. No, so, yun. Aside from that, syempre, aside dun sa box. Yan, 29 yung nakuha nating box dun sa isang boss na yon. Tapos, ito kasi, yung isa pang loot na binigay niya, ito, is may, ito yung isa sa mga kailangan ng, ano, na kailangan dito sa mystery. Tapos ito is mayroon pa paggagamitan pa, no? Pero pag natapos mo na kasi yung mystery na paggagamitan na to, is wala na siyang kasunod na paggagamitan pa. Yan, kung may nakikita yung meron tayong 4 na shaman, ay 4 na Norsoul, no, na gagamitin natin. So and so since nandyan na siya, so ipitik na muna natin yung sa Cosmic Harmony. Ayan, okay, so tingnan muna natin yung mga, so, apat yun. So, ito, pwede kong, ano, bili tayo muna ito. So, yun yung purpose nito, no? So, Norsoul na rare. Kasi during dati, nung wala pa tong Cosmic Harmony, yung Norsoul na to is ginagawa nating, ang tawag dito? Gagawa nating pang, ano yung glittering powder. So, yun, wala na naman tayo ng internet. Teka lang. So, okay. So, bumalik na. So, ulitin natin ulit. Ang gulit ng internet ko, nakakailang restart na ako dito. Pangalawang beses ko na atang nag-restart dito. Buti na lang meron pa ako nung crafting material. Kanina is naputulan, nawala yung internet talaga. Ayan, so samon na natin another Cosmic Harmony since ibig sabihin another PS. So yung mga nagko-Cosmic Harmony pa lang o nagsisimula pa lang ng Cosmic Harmony, pwede rin, ito rin yung malamang sa malamang sa isang way nila gagawin nila para mabilis sila makapag-farm ng Norsoul. So, okay. Oy, fail. Visit. Sayang, maanak ko na sana itong devsack. So, okay na yan. So, yung guys, so, yun lang naman yung ano about dito sa Curse of Shaman badge, no? So, na summon badge. So, ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko talagang i-farm, no? Kaso, medyo mahirap siyang i-farm. So, ang isang pwede nyong gawing way talaga dito kung gusto nyong mag-farm talaga nyan
is gumawa kayo ng alt, pa-level niyo yung alt niyo up to the point na pwede siya na siyang makapasok sa Wailing at o kaya sa Crimson. Tapos kung medyo malakas naman yung character niyo na kaya niyang mag solo or mag farm ng Crimson, is pwede niyo isabay yung alt niyo para nakakapag farm din siya. Kahit sabihin na natin level, ano man level yung required sa ano, sa Sham, sa Crimson ito. So ayan oh. So ang kailangan lang naman dito is ito eh, yung required PS. So basta kaya na yung required PS, no, dyan man or dito sa dalawa, no, so pwede nyo nang buhatin para nakakapag-farm din yan. Tapos yung mapa-farm niya na pangkrap ng Curse of Shaman is pwede nyo gamitin para i-feed sa inyong main character para mas mabilis na lalakas yung inyong main character, no. So yung guys, hanggang dito lang naman tayo about dito sa mga guides natin or sa mga loots ng mga every tawag dito summon badge na pwede mong i-craft or pwede mong ma-loot or ma-farm, no. So hanggang dito na lang muna tayo. Syempre maraming salamat sa mga nanatili at nanood, sa mga nag-hit ng like, sa mga nag-subscribe. Syempre thank you. Pwede rin kayo mag-comment sa comment section sa baba, babasahin ko yun. So yung nga guys, lagi niyong tatandaan, keep grinding and keep earning. Mr. here, peace out guys.